May professor ako ng college. Pag Valentine's Day, ang sino daw ang magsusuot ng kulay pula ay may +5 sa recitation. So, syempre, isa ako sa gustong magkaroon ng dagdag grade, kaya nagpupula rin ako kapag February 14. Hello everybody, welcome back to my channel, and my name is Josie and you're watching Aging Life and Works, the Baby Boomer Generation. Today is February 2, 2021 and happy Tuesday to everybody. Love is in the air because today is the heart month, love month, because February is the month for our hearts. Saan nga ba nagsimula ang pagdiriwang ng Valentine's Day? Sa episode ko ngayon, gusto ko magbigay ng something inspiration and some kilig moments tungkol sa Valentine's Day. Pero saan nga ba nagmula ang pagsiselebrate ng Valentine's Day? Noong 3rd century kasi, si Saint Valentines ay isang priest. At nung time din na yon ay naglagay ng batas si Emperor Claudius II na mas magandang maging sundalo ang mga batang lalaki. Kaya hindi pwedeng mag-asawa yung mga young men. So, pilit pa rin nagkakasal itong si Saint Valentine kahit nagkaroon na ng ganong batas si Emperor Claudius II. And then, nalaman ito. Kaya, ang ginawa ni Emperor Claudius II, siya ay pinarusahan at pinugutan ng ulo. Pero, kahit ganun ang nangyari, pinigyan pa rin siya ng commemoration because ang gusto ni Saint Valentine ay spread love at makapagpasaya ng mga tao. Kaya patuloy pa rin siya nagkakasal kahit ipinagbawal na nung 3rd century na ngayon ni Emperor Claudius II ang pagkakasal dahil gusto niya maging sundalo ang lahat ng mga batang lalaki. So yun. Yun ang naging commemoration ni Saint Valentine, kaya siya ginawang kaya nagiging celebration ang February 14 dahil same day din, same date siya namatay. So, ano nga ba ang mga preparasyon kapag ganitong Valentine's Day, February 14? Syempre, mas magandang celebration kung doon sa mga may mga boyfriend, girlfriend, syempre nag-iisip ano ba ang magandang gift ko sa aking girlfriend, sa aking boyfriend, sa aking crush, or even din sa mga bagong kasal, ganyan din ang mga iniisip, yung iriregalo or in kind or in presents. Syempre, mas maganda yung presents mo. Yung intimate time, bonding time, kesa dun sa in-kind. Naaalala ko nung college ako, ang sabi ng kaklase ko, "Uy, alam mo ba, ngayong Valentine's Day, kapag ka daw yung unang nakabangga mo, yung nagkasalubong kayo, siya daw ang magiging Valentino mo." So ako naman, tontuwa ako kasi sabi ko, baka magka-boyfriend na ako. Kasi yung time na yon, college ako, first year college, wala akong boyfriend. Naiingit ako sa mga kaklase kong may naghahatid, may nagsusundo.
Oh, baka sabihin nyo, bakit nung high school? Wala rin, hindi ko yun inisip yun kasi isip bata pa ako nun eh. Pero at least yung mga kaklase ko pa rin nung high school, meron na silang mga boyfriend. Ayun na nga. So, nung first year college ako, mas lalong tumindi yung inggit ko kasi yung mga kaklase ko may nagsusundo, may naghahatid, tapos may kausap, pag break time. So, yung kaklase kong yun na nagsabi sa akin na, uy, kung sino daw yung makakabangga mo sa araw ng mga puso, siya daw ang magiging Valentino mo. So, asam naman ako ng asam, sana may makabangga ako. Wala rin. So, lumipas din ang mga panahon, wala rin ako makabangga. Hindi pala totoo yun. At, eto pa ang isa. Siyempre, pag sa school, maraming celebration eh. Gaya nun sa, nung nag-transfer na ako dito sa Caloocan. UE Caloocan, kasi doon ako nagtapos ng college. Ang ganda, ang saya. Kasi pag February, yun kasi yung month nila ng parang celebration ng pagkakatatag, bang tawag doon, pagkakagawa. Or celebration anniversary, kaya maraming rides, maraming booth, love booth, jail booth, marriage booth, kissing booth. Sabi ng kaklase ko noon, uy, ayan na, pwede ka na dyan makabingwit. Eh kasi ang hawak namin, doon kami sa kissing booth eh. So, bawat, pag nag-declare ang yung aming mom na the color of the day is red. So, lahat ng naka-red, matatatakan siya ng puso. Siyempre, magmumulta siya. Magbibigay siya sa amin. Pero may resibo naman yun eh. At pag naka-red ka din, huhulihin ka. Pag walang tumutubo sa'yo, nandun ka lang. Pero pag may tumubo sa'yo, ikakasal kayong dalawa. Tagal-tagal ko rin inaasam yun. Ilang taon ako sa college. Pero, ayun, nandun lang. So, pag mag-asawa naman, pag siyempre pag bago pa lang gusto niyo lagi kayong magkasama. Pag Valentine's Day, masarap na sa babae yung magkaroon ka ng gifts galing sa iyong husband. At siyempre yung husband naman, alam na niyo kung ano gusto nilang gift eh. So masarap. Masarap magmahal, pero siyempre ang mga magulang din natin or kahit yung close na pinsan, minsan binibigyan din natin ng gift pag Valentine's Day. Minsan nga yung mga boss eh, meron ako napasukan din eh, pag Valentine's Day lahat ng babae doon sa office namin binibigyan nyo ng roses. Kaya kung wala kang boyfriend, para ka na rin may boyfriend kasi meron kang bouquet of roses. Kahit isang ano lang, isang tangkay ng rose. So ayun, ano ba ang mga experiences ninyo tuwing sasapit ang Valentine's Day na hindi nyo makalimutan? Yung mga nabanggit ko sa inyo, yun ang mga hindi ko makalimutan. Pag naisip ko yun, natatawa ako. Pero syempre, ang buhay ko ngayon, masaya na rin ako. Kahit mahirap ang buhay, basta walang sakit, kahit matanda na, basta healthy at masaya. Kung hindi ka man masaya, isipin mo yung mga bagay na nakapagpasaya sa iyo noong ikaw ay bata pa. So, sana sa darating na Valentine's Day, maging masaya ang bawat isa, isa puso ang pagmamahal. Siyempre, unang-una, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay hanggang doon na lang. Quote sa Bible verse, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish, but will have an everlasting life. Alam niyo, sa tuwing binabanggit ko or nire-recite ko itong Bible verse na to, natatouch ako kasi sobrang mahal tayo ng Panginoon na ganoon na lang ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak sa atin. Talagang nakaka-touch. It's been natatouch ako.
I feel so emotional. Ganon. So, hanggang dito na lang. Sana ngayong Valentine's Day, maging masaya ang bawat isa sa atin. Sa hirap ng buhay, basta walang sakit, tawanan ang problema. Until here, sa mga bago pa lang na naka-discover ng channel ko, welcome and ni-invite ko kayong mag-subscribe sa akin channel and hit na rin yung notification bell button into all at huwag kalimutang pindutin ang like button. You will help me a lot. At syempre, kung meron kang suggestion at comments kay aging, pwede nyong ilagay sa comment box. At doon naman sa nag-request sa akin, doon sa latest kong video, kasi may nag-request sa akin na ang bakit daw, kung pwede raw maggawa ko ng reaction video regarding doon sa trailer ng Lady of Fatima. Next time, magagawa ko ng reaction video, pero hindi ko pa na-try gumawa niya. Hindi ko alam kung paano gawin kasi dapat nandun yung mukha ko sa trailer na pinapakita. So, hindi kasi ako marunong pa mag-edit eh. So, until here, I'll see you in my next episode video. Thank you for watching me and happy Valentine's Day. Next week na ba yun? Next week. Siyempre, kailangan lagi tayong masaya para gumanda ang buhay natin. For God so loved the world, love na rin natin si Lord. Bye-bye, guys!